Our subject this morning from chapter 2 of Job is truths in the midst of suffering. The first three verses of chapter 2 start again just as we read in Job chapter 1 verses 6 to 8. Mayroon pagkakas pareho po ito. It is a day when the sons of God were presenting themselves before the Lord. Tinuro po sa atin sa book of Job na may mga araw na ang mga anghel, yun po yung tinatawag na sons of God dyan, yung mga anghel, ay humaharap sa Panginoon at tila sila ay nagbibigay ng kanilang report sa Panginoon Diyos tungkol sa kanilang mga aktibidades at ginagawa. At ito po yung araw din na mismong si Satan, who is still under the authority of God, pagkat nobody is outside his authority, has to come to report and to give account to God of what he is doing. He is the roaring lion, as we know, seeking whom he may devour, as the scripture said from 1 Peter chapter 5, verse 8. And he is going to and fro sa earth. Ano? Kaya po, very active itong si Satan. As we saw in chapter 1, God's question dito kay Satan tungkol sa kanyang servant na si Job is not for God's benefit but for our benefit who will later read and study the life story of Job. God is showing us the motive and purpose of Satan. Then God draws Satan para kunin niya ang attention nito kay Job. Job is a blameless, upright, God-fearing man. He turns away from evil. There's only one new statement made in this discussion between Satan and God, and that is found in verse 3. Here, God says about Job to Satan, "Still, he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without a cause." This is what God said. So that God declares that Job maintained his integrity. Yun ang pahayag ng Diyos. Sa kabila ng mga dumating na mahasabi nating mga kakulangan, mga kawalan, mga sabihin natin kamalasan o yung lahat ng masamang nangyari sa buhay ni Job, sa kanyang negosyo, sa kanyang mga lupain, sa kanyang mga tauhan at maging sa kanyang mga anak. Sa kabila ng mga pangyayari na malungkot, si Job po nananatiling nananangan sa kanyang katapatan sa Diyos. God declares that Job maintained his integrity. He has remained true to his faith and has not cursed God to his face as Satan declared he would do. Kasi ang sabi ni Satan sa Diyos, iniingatan mo kasi, pinangangalagaan mo kasi, pinagpapala mo kasi. Natural, magpupuri yan sa'yo. Pero tanggalin mo lahat ng wala, tanggalin mo lahat ng meron siya at mawala lahat ito sa kanya. Siya kaya ay magpupuri pa sa'yo? Hindi, susumpain ka na niya. Yan ang sabi ni Satan sa Diyos. That Job remained true to his faith and has not cursed God to his face just because God is protecting and providing for him. Si Job is not hypocritical. He is faithful to God despite losing his children and possession. Yun ang totoo dito eh. Yung iba nga, nalugi lang sa negosyo, lumayo na sa Diyos. Yung iba nga, nagkaroon lang ng problema sa bahay, lumayo na sa Diyos. Yung iba nga, namatayan lang, lumayo na sa Diyos. Kahit ano pang problema ang pagdaraanan natin, hindi ho ang paglayo sa Diyos ang solusyon. Kasi mas lalo tayong mahihirapan noon. Si Job, sa kabila ng mga pinagdaanan niya, sabi po ng Bible, he remained faithful to God. So, why should we not? Siguro, ang tinatanong mo, bakit nga ba tayo nagsasuffer? Kasi ang katotohanan, mga minamahal, even the faithful ones experience suffering. Should it not just be only those who are backsliding and who are turning and running away from God that should be suffering? Minsan kasi yun ang iniisip natin. Dapat ang pinapalo, dapat ang
nagkakaroon ng mga ganitong problema, yung mga backsliding Christian, yung mga lumalayo sa Diyos na Christian. Bakit tayo? Bakit tayo na naglilingkod sa Diyos? Bakit tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tayo na nagwi-witness para sa Panginoon? Bakit tayo yung kailangan dumaan sa ganitong problema? If you have questions like this in your mind, remember these truths that I will be teaching today in the midst of suffering. I believe if we will be able to accept this with all our hearts, wala hong magiging imposible sa Diyos sa ating mga pinagdaraanan. So, our question is, what are the truths that we can learn in the midst of suffering? What are the truths that are important for us to understand in the midst of suffering? The first truth, mga minamahal, is the authority of the sovereign. The authority of the sovereign. Nung nag-uusap si God at si Satan, ang sabi ng Diyos kay Satan, "Thou movest me against him." Anong ibig sabihin nito? We should take notice here that God takes ownership and responsibility of what has happened to Job. God does not say that Satan did this and that he is really upset with Satan and now God has to fix what Satan did. No, that was not the case. Rather, we have learned and we will find here in chapter 2 and throughout the book of Job that there's nothing that happens in this world that is not under God's rule and authority. Lahat po ng nangyayari ay nangyayari sapagkat pumailalim yan at pinahintulutan ng kapamahalaan ng Diyos. We should not try to justify or defend God by saying that Satan did this action against Job outside the authority of God. Minsan kasi parang gusto nating pawalang sala ang Diyos at para bang isisi natin lahat kay Satan na walang kinalaman ng Diyos sa nangyari sa buhay ni Job. Ito'y ligawa lahat ng Diablo at ang Diablo nagpahirap sa kanya. Hindi po. Hindi po ganun. Kasi kung ganun, it would seem that Satan is more powerful than God. But the truth about the sovereignty of God, His authority, that we must understand in the midst of our suffering is that there's nothing Satan can do unless God authorizes or allows him to do so. Wala. Hindi niya tayo pwedeng saktan, hindi niya tayo pwedeng paslangin, hindi niya tayo pwedeng gawa ng kung ano-anong mga bagay para mawala sa atin yung mga tinatangkilik nating mga pagpapala ng Diyos. Maliban na pahintulutan siya at payagan siya ng Diyos. So, although alam natin that Satan needed permission to what he is doing, alam din natin na there are so many times pinapayagan siya ng Diyos. So, bakit pinapayagan siya ng Diyos? You see, we should understand na sa bawat pagpayag ng Diyos kay Satan, nandun ang constraint. Kamukha nga po sa Job chapter 2 verse 6 ang sabi diyan, "And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life." So this is very comforting na kahit na pinahintulutan at pinayagan ng Diyos si Satan na gumawa ng mga kung ano-anong bagay para subukin ang pananampalataya ni Job, laging merong garantiya na hindi niya pwedeng paslangin si Job. What God says here is important for our consideration about how God runs the world, particularly in regards to suffering. This action against Job did happen without God's knowledge and authority. Hindi po nangyari ito na walang kaalaman at kapahayagan at kapamahalaan ng Diyos. In fact, God takes responsibility for what has happened to Job. Hindi niya isinisisi kay Satanas. Bagkos inaangkin ng Diyos. Sabi nga po rito in chapter 2 verse 3,
God does not say that Satan did it, although alam natin it was Satan, but rather God says that he did it himself by saying, "Thou movest me against him to destroy him without a cause." So, ang purpose po, alam natin, why God allows suffering sa buhay ng Kristiyano is not to kick you away from God, but rather to draw you closer to God. This is the only time where the Bible tells us that God did this for the sake of letting His glory and grace be manifested. Dito po sa Job chapter 2 verse 9, makikita po natin yung asawa ni Job na nagagalit. Sabi ng asawa ni Job, "Do wast thou still retain thine integrity? Curse God and die." Mamatay ka na. Sumpain mo ang Diyos, mamatay ka na, sabi ng asawa ni Job. Pero ano ang sagot ni Job? Sabi ni Job, "What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil?" So kahit si Job nire-recognize niya na whatever happened sa kanya, it was because of God's rulership and authority that these things had been allowed to happen. Kaya mga minamahal, although we are not given an explanation to these words, I think it is important to observe that God does indicate that the answer to the problem in suffering is not because God is at fault, but we should understand God's answer is not that He is not responsible. God's answer is not that things in the world operate outside of His control. Rather, God is pictured as fully in charge. So, huwag po nating i-try to justify na lahat ng nangyayaring masama sa atin, kasalanan ni Taning, gawa ni Taning, puro na lang si Taning. Hindi po. God takes responsibility for what has happened sa buhay ni Job, and He is taking responsibility for what is happening sa ating buhay ngayon. Although Satan is the one afflicting, God is the one who is allowing. Kaya, kinukuha ng Diyos ang responsibilidad. Hindi niya isinisisi kay Satan. So, the answer to suffering and how God runs the world are not easy. The problems that come from this issue cannot be solved in 2 or 3 chapters. That's why God has to write 42 chapters sa Book of Job. We must be patient, mga minamahal. If God is the one allowing these things sa ating buhay, then let God explain. Let God define His purpose in your life. At the moment, we are left with the knowledge that it is Satan who afflicted Job, but it is God in His sovereign wisdom who allows the suffering of Job. Now, before we leave this statement, mga minamahal, we should also acknowledge that God again asserts Job's righteousness. God says that He destroyed Job without reason. This is a critical component of this book. Job is righteous. Therefore, why must he suffer? Job is not being punished for his sins. Job is not receiving what he deserves as a sinner. This suffering is not without a divine purpose, and it is always under God's supervision. Ang mahirap lamang po yung mga nagsuko ng buhay tapos biglang mawawala sa gawain nang walang paapaalam. Tandaan nyo, lahat tayo nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Pangalawang bagay na makikita natin dito is the accusation of Satan. Satan denies that Job has passed the test and that the trial of God is complete. Hindi naman pumasay, tapos na. Satan declares that people will give all they have for their life. People only really deep down care about themselves, so they will take their possessions and their children away. And then, bago natin malaman, naubos na yung possession at napapabayaan na yung mga anak. People only really care about themselves. And the accusation of Satan is the same thing towards us believers.
Sabi ni Satan sa Diyos, kaya lang naman naglilingkod ang mga yan kasi binibless mo. Kaya lang naman maglilingkod ang mga yan kasi ina-answer mo prayers. Kaya lang naman naglilingkod ang mga yan kasi yun ang masaya, yun ang parang in ka sa society. It should not be the case. There's only one reason why we should serve God. There's only one reason why we should obey God. And that is because of His goodness and grace toward us. He loved us. Kahit hindi tayo karapat dapat, He loved us. While we were yet sinners, that's a guarantee na hindi mo kailangan tumayo sa magagandang bahay, tumira sa magagandang bahay para ikaw magkaroon ng relasyon sa Diyos. No. You just have to be true to God and do as He wish and as He, His words commanded. Pero si Satan, ina-accuse tayo. Ang tawag nga sa kanya, accuser of the brethren. At ina-accuse niya na kaya lamang si Job naglilingkod sa Diyos ay dahil pinagpapala siya ng Diyos. E naipasa na ni Job yun. Tinanggal na lahat ng pagpapala. Tinanggal na lahat ng ari-ariya. Tinanggal pati mga anak niya. So, what more Job have but his life and his wife? But now, his wife is turning against him also. Curse God and die, sabi nung kanyang asawa. I have no doubt in my mind na si Satan gumagawa rin sa isipan ng asawa ni Job. Siguro sinasabi niya, kawawa ka naman. Tingnan mo nangyari dahil sa katinuan ng asawa mo. Tingnan mo nangyari. Halos nasulog lahat ng ating ari-arian. Siguro yun yung nilalagay ni Satan sa isipan ng asawa ni Job. Kaya nung nagsalita na yung asawa ni Job, ang sabi ng asawa ni Job, curse God and die. So mga minamahal, nakita natin, it was Satan who is accusing us before God. And now, ang sabi niya, magkasakit na lang si Job. Magkasakit na lang. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal si Job. And so many of us, mga minamahal, are getting sick. So many of us seems to be always ill, especially those who fight cancer, especially those who are having an affliction sa kanilang katawan that they have to take medicine to maintain the balance of their life. Andyan yung hirap na hirap tayo dahil sa ating nararamdaman. Can you imagine Job? Mula sa ulo niya hanggang sa talampakan niya, meron siyang pigsa. Mahirap. Malungkot. Naramdaman ni Job ang rejection, naramdaman ni Job ang damdamin na parang nobody cares. Kahit yung wife niya sabi, curse God and die. You will still maintain your integrity with God? Curse God and die. Last, makikita po natin the truths in the midst of suffering. Nakita po natin the authority of the sovereign. Nakita po natin the accusation of Satan. Satan is the accuser of the brethren. At makikita natin yun po, mga minamahal, the attrition of suffering. The attrition of suffering. Ano po ba ang nagiging resulta ng suffering sa buhay natin? Ito ba'y parang gumagawa para ang ating pananampalataya ay manghina at tayo ay mawala sa gawain ng Diyos? Kaya po, napakaganda lang nasabi ni Pastor JN about his people. Sabi niya, sa awa naman ng Diyos, very minimal ang attrition sa kanilang church. Yung nawawala ba? Especially amongst those sa mga nabaptized na, sabi niya. Kasi di ba nakakalungkot, no? Dahil sa suffering, maraming mga Kristiyano, nagsimulang na maganda, natapos na pangit. Hindi nagpatuloy sa Panginoon. Imbis na maging karagdagan sa gawain, naging kabawasan. You see, suffering, if we are not careful, can ruin our lives and we will stop serving God. Kaya minsan makikita natin sa church, bigla na lang nawala si ganito, bigla na lang nawala si sister, bigla lang nawala si brother. Ang alam natin, nagkasakit lang, alam natin, may pinagdaanan lang problema. Pero bakit
habang tumatagal, parang lalo silang lumalayo sa Panginoon. So many Christians are falling into this kind of trap. And now, mga minamahal, if we are not careful, makikita po natin, the picture that we can see here kay Job is that he is being alienated and he is in so much pain and in so much complete misery. Ano po makikita nating advantage ng ganitong buhay? Tapos may asawa ka pa na tutungayawan pa. Ano ang gagawin ni Job? Job would only serve God, sabi ni Satan, when God gives him good health. Job would not serve God for nothing, sabi ni Satan. Pero mga minamahal, the truth in the midst of suffering is that Job was able to prove that despite of what he's going through, he would remain faithful to God. He will not be among those na mayroong tinatawag na attrition sa kanilang paglilingkod sa Diyos. So, don't be listening to the wife of Mrs. Job. Na pag may problema kayo, you curse God and then you die. Kung hindi pa po tayo kinukuha ng Diyos, that means we're still alive. And if we are still alive, that means may purpose pa ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo dapat maging kabawasan sa gawain ng Diyos. Hindi tayo dapat maging pabigat sa gawain ng Diyos. Hindi tayo dapat mawala sa gawain ng Diyos. We should continue on. Yung legacy ng buhay natin, hindi dapat pagka namatay tayo, kundi dapat habang nabubuhay tayo, may iniiwanan na tayong magandang patotoo sa bawat taong nakakakilala sa atin. So, dito po, sa lahat ng ito, si Job na natiling hindi nagkasala. Si Job, hindi ibig sabihin hindi na nagkakasala, kung hindi naging dahilan yung pagkakasakit niya para siya ay lumayo sa Diyos. Kasi nung una, nawala yung property niya. Sumunod, nawala yung mga anak niya. Sabi ni Satan, wala na. Finish na. Panalo na ako, talo na si Job. Eh hindi. Sabi ni Job, naked came I of my mother's womb and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Sabi ni Satan talaga, ha? Sige. Sabi ng Diyos kay Satan, sige, gawin mo lahat ng gusto mo sa kanya. Pero I'm watching at huwag mo pakikialaman ang buhay niya. E napakaraming mga pastor, napakaraming mga lingkod ng Diyos, napapasama at napapabilang doon sa tinatawag na nahuhulog, nahuhulog, nawawala sa gawain. Dahil sa gitna ng mga suffering nila, imbis na lumapit sila sa Diyos, nagpatangay sila sa kanilang emosyon at damdamin. Mga minamahal, let us stand fast sa mga pangako ng Diyos. Huwag niyong hayaan na ang suffering maglayo sa inyo sa Diyos. Salep, it should draw you closer to God. The more pain, the more faith we need. The more we should believe God, the more we should hold on to His promises. God is sovereign. He is in control of everything. He allows things to happen so that He can prove Himself as the one who can take care of His children. This is Pastor Jess Marasigan. Salamat po sa inyong pakikinig. And once again, kung hindi nyo patiyak saan pupunta ang inyong kaluluwa, kayo po ay aking inaanyayahan. Hindi lamang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kundi sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Kilalanin mo si Kristo sa iyong buhay. Wala nang iba kung hindi si Kristo lamang ang makakatulong sa atin, sa ating pangailangan ng kaligtasan. If you are here this morning and you don't know for sure that when you die today, you will go to heaven, come to Jesus Christ. Come to Him. Siya lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng kaligtasan. There's no one else
There's no other name given among men whereby we must be saved. And that is the name of Jesus. Trust Him today. Put your faith in Christ. And for those who have trusted Christ already, I hope you find yourself a local church, you get baptized, and then you join the church in fulfilling the Great Commission, telling others about Jesus. This program is for you. This is your program. And sana i-promote po natin, i-share natin, and let others know we are here to bring hope sa bawat isa. As long as there is Jesus, there is hope. Have a great God day. Push. Pray until something happens. Hold on. Pain ends. That's our hope. That's our message. God bless po. Thank you so much. Standing on the promises of God.